Tamang oras, eksakto alas 8 ng umaga. Nakailangan di magsalubong tayo sa kahirapan. Biktima tayo lahat ng pandemic. At hanggang ngayon may pandemic pa rin. Kaya pinakiusapan ko sila na 15 pesos na lang. Sa totoo lang, DJ Chacha, hindi dapat problema yung mga general topics na yan kung walang humihingi or walang nagpapahiwatig na dapat alam ko yung mga tanong beforehand. Tama. Kaya nagkakaroon ng kontrobersya. Ang pera is in rubles. So bago namin ipadala yon, bumibili kami ng dollar. Ngayon dahil sobrang taas ng dollar, hindi kami makadali. Walang matitira sa sweldo. Medyo nagkaka-anxiety na kami, nag-aalala na kami masyado. Hanggang 3 piso kada litrong dagdag presyo sa produktong petrolyo, pinangangambahan sa susunod na linggo ayon sa Energy Department. Ingat po ngayong Fire Prevention Month, LPG sa isang tindahan sa Pasig biglang nagliyab. Paano nga ba ang ligtas na pagkakabit at pagmamantine ng inyong mga tangke? Pampawi ng init sa bulsa, singil sa tubig ng Maynila at Manila Water bababa po simula ngayong buwan. 70% ng mga partyless groups sa ating bansa na hijack umano ng mga political clans at mga malalaking negosyo sa bansa ayon sa pag-aaral ng Kontradaya. Habang tuloy ang bakbakan sa Ukraine, mga Pinoy naman sa Russia ramdam na rin ang tensyon at epekto ng economic sanctions ng iba't ibang mga bansa. At sa ating Sports 5, San Miguel, wagi sa dikitang laban kontra Rain or Shine. Phoenix hindi naman pinayagang makahabol ang Alaska Aces. Sa entertainment, film and producer nakipag-collab sa ilang Pinoy at Hollywood artists para sa isang rom-com flick sa Banawi. Mula sa TV5 Media Center sa Reliance Street, Mandaluyong City, Metro Manila. Narito ang mga pinaka-importanteng balita na dapat niyong malaman. Radyo 5 Network News. Radyo 5 Network News. Ngayon, ihahatid sa inyo ni Zarina Guevara at Ted Fayon. Ngayon, para po sa mga detalye, panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo ang nag-aabang sa mga motorista sa susunod na linggo kung matutuloy ang ikasampung sunod na oil price hike ng taong ito. 2 hanggang 3 piso kada litro ang posibleng price adjustment sa krudo. Yan po ay matapos sumakyat sa $116 kada bariles ang presyo nito sa world market dahil sa tensyon sa Russia at Ukraine. Kasabay nito, muling nagbabala ang Department of Energy sa mga magsasamantala sa mataas na presyo. May report kasi na umaabot ng halos 100 piso kada litro ang presyo ng krudo sa ilang gasolinahan. If you see any price that's so high, please report it to the Department of Energy. We will check immediately and sabihan sila, puntahan sila. And the Department of Energy has the authority to go against these acts. Yan ang tining ni Energy Undersecretary Gerardo Erguiza Jr. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo, naghain na rin ang Fair Hike Petition and Transport Group na Liga ng mga Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTAP at LTFRB. Hiniling nila na itaas sa 15 pesos ang minimum na pamasahe. Alas 8.04 na ating oras ngayon sa ilang pang importanteng balita. Munti ka na hong mauwi sa sunog ang pagliyab ng tangke ng LPG sa loob ng isang tindahan sa lungsod ng Pasig. Kwento ng pamilya Opeña, nagluluto sila sa loob ng tindahan nang biglang magliyab ang lutuan. Sinubukan pa nilang apulahin ang apoy pero lalo pa itong lumaki. Kaya nagdesisyon silang itakbo palabas ng bahay ang lumiliyab na LPG. Pero lalo pang lumaki ang apoy at nadamay nga ang nakagarahin nilang motorsiklo. Mabuti na lamang dahot mayroong fire extinguisher at naapula rin po ang apoy. Aminado ang pamilya na may singaw ang LPG bago nila ginamit. Naku, yun naman pala.
Pero ito na po'y inayos nila. Kaya lang laking gulat nila nang ito'y biglang nagliyab. Nagpalalaho naman ang Bureau of Fire Protection sa publiko ngayong Fire Prevention Month na mag-ingat nga sa paggamit ng LPG. Para maiwasan yung leakage, kailangan i-check nyo po kung nakakabit ng maayos, hindi masyado mahigpit, hindi na masyado maluwag. And then, amoy-amoyin nyo na rin po. Isang factor na rin po yun kasi kapag naamoy nyo po, i-check nyo po ng maayos. Kung hindi nyo naman kabisado, ipagawa nyo po doon sa, let's say, yung sa nagdi-deliver. At kapag huwangin yung tanke, kalawangin na o lumang-luma na, ano ho, kung maari po ay ulanan nyo ho muna ng sabon, tubig na may sabon para makita mo kung may bumubulang part yan, singaw po iyon. Okay? Papa. Yan po ang tinig ni Fire Officer Fahad Pusaka ng puto lang ating script dito. Nagka-halo-halo. O sige, samantala naman. Sa ilang pambalita, girl. Good news po tayo, mga kapatid. Magbabawas ng Singilang Maynila at Manila Water simula po March 21. Tatanggalin na kasi ang 12% na value-added tax sa bill ng customers. Kasunod yan ang pagbibigay ng prangkisa sa dalawang kumpanya noong Disyembre. Base rin sa National Internal Revenue Code, exempted na ang mga ito sa pagbabayad ng VAT. Papalitan naman ang VAT ng National at Local Franchise Tax pero di hamak na mas mababa pa rin ito, lalo't higit 2% lamang ang singil dito. 10 hanggang 89 pesos kada buwan ang mababawas sa bill sa lahat ng customers ng Maynilad, habang 7 hanggang 58 pesos sa Manila Water. Hindi pa rin natatapos ang good news, mga kapatid. Sa Abril naman ay magkakaroon ng rebate para sa Maynilad customers na naapektuhan ng mahabang water service interruption noong Pebrero. Sa susunod na linggo ay posibleng malaman na kung magkano ang refund sa customers. This is the first time that the two concessionaires were given a franchise. Before, they were using the franchise of the MWSS. This is the first time that we will be removing the VAT. Yan po ang tinig ng tagapagsalita po ng Maynilad. At heto po naman para sa mga nakamiss manood sa big screen. Pwede na huling magtabi-tabi ang mga manonood sa mga sinihan. Sa lalim po ng Alert Level 1, inaalis na ang one seat apart protocol sa mga movie house. Bukod dyan ay pwede na huling magdala ng popcorn, chichirya, soft drinks at kung ano-ano pang snack sa loob na pansamantala pong ipinagbawal nga noon. Lalo ho naman dumagsa ang mga customer sa mga mall ngayon simula na magluwag po ang ating restriction. Sa food court, inalis na rin po ang mga barrier sa mga mesa kaya wala nang harang ngayon sa mga magkakasamang kumakain. Pero syempre hindi pa rin po nawawala ang ilang paghihigpit. Ang mga bata halimbawa ay hindi basta-basta makakapasok sa mga mall kung walang kasamang adult na fully vaccinated. Siniguro ho naman ng pamunuan ng mga mall na ginagawa nila ang lahat para manatiling ligtas ang pamamasyal ng lahat. Sa oras po na 8:08, sa mga balitang may kinalaman sa papalapit na 2022 elections, sunod na sumalang sa one-on-one interview na serve the people ang tunay o kaninong boto po ang nararapat para sa mga Pilipino. Sumalang nga po ang Vice Presidente sa ilalim ng Democratic Party of the Philippines na si Rizalito David. Isa sa kanyang matapang na sinagot ay ang issue ng korupsyon. Ayon kay David, hindi naman daw napapanagot sa batas ang mga naakusahan at napapatunayang kurakot. Sa halip, nagkakaroon pa raw sila ng pwesto sa gobyerno. Dagdag pa ni David, sakaling maluklok sa pwesto, hindi nila gagayahin ang Administrasyong Duterte na nangakong tutugisin ang mga kura pero hindi naman niya natupad. On the whole, yung kampanya ni Ginoong Duterte laban sa corruption is a failure. No? Kami naman, hindi naman kami ni mga politiko at hindi kami mga ngako. Ang sinasabi namin ay katiyakan yan na kung kami ang mamumuno, sisiguraduhin namin na mangyayari anuman ang aming sinabi sa ating mga mamamayan.
Yan po ang tinig ni Vice Presidential Candidate Rizalito David. Kaugnay niyan, binigyang din ni David ang pagkontra niya sa pagbabalik ng death penalty sa bansa. Hindi raw ito ang tamang paraan para parusahan ng mga kriminal na may mabibigat na mga kaso. Kailangan daw bigyan ng pagkakataon ng tulad nila na makapagbagong buhay habang sila ay nakakulong. Pero kung patuloy na gagawa ng krimen habang nasa piitan, ibang usapan na raw ito ayon kay David. Kasalanan na po ng pamahalaan yan, no? Kailangan i-monitor, bantayang maigi, no? Walang mangyayaring ganun. Hindi naman po yan napakahirap gawin kung talagang ang gobyerno ay honest. Yan ang tinig ni Vice Presidential Candidate Rizalito David. Bueno, sa ilang pang mga balita, lumalabas po sa pag-aaral ng election watchdog na kontradaya na 7 sa kada 10 party list groups na tumatakbo ngayon sa party list election ang questionable. Ayon sa kontradaya, nasa 120 mula sa 177 mga party list sa paparating na May 9 elections ang may koneksyon sa mga politiko o malalaking negosyo. Sa bilang na yan ay 44 ang konektado raw sa mga political clans, 34 ang walang malinaw na advokasya, 32 ang may koneksyon sa gobyerno o militar, at 26 po naman ang mga may nominadong opisyal ngayon ng gobyerno. Kanina din po na-discovery na sa 21 ng mga party list ang konektado raw sa mga malalaking negosyo, habang 19 naman ang may pending na kaso sa korte. Pinagpapaliwanag po ng grupo ang COMELEC sa naturang usapin. Pero no comment daw muna rito si Acting Chairperson Socorro Inting ng COMELEC. Sa usapin naman daw ng debate na ihahandog sa atin ng COMELEC ngayon pong Marso, sinabi ng kontradaya na mas mainam kung pag-isipan ulit ng COMELEC ang magiging format nito sa March 19. Una nga po kasing sinabi ng komisyon na hindi na maaaring magtanungan ang mga kandidato. Naging controversial din ang balakin ng komisyon na ibigay na lamang daw in advance ang mga topics ng debate, bagay na kinokontra mismo ng ibang kandidato. Sa panayam po ng programang ito, iginiit ng kontradaya, convener Danilo Araw, na mas mainam nga po kung pakikinggan ng COMELEC ang sentimiento ng publiko. O dapat i-rethink talaga ng COMELEC yung kanilang polisiya, lalo na't merong reaksyon, hindi lang sa publiko, kundi dun sa mga kandidato mismo. Kasi alam mo, sa totoo lang, DJ Chacha, hindi dapat problema yung mga general topics na yan kung walang humihingi or walang nagpapahiwate na dapat alam ko yung mga tanong beforehand. Tama. Kaya nagkakaroon ng kontrobersya. Yan po ang tinig ni Danilo Araw, ang convener po naman ng grupong Kontradaya. Susunod, mga Pinoy sa Russia, ramdam ng pagmahal ng mga bilihin at problema sa pagpapadala ng pera papunta ng Pilipinas. At sinusulong na nuclear power program ng pamahalaan ni Pangulong Duterte, posible umanong saluhin ng susunod na administrasyon. Yan at ilang pang importanteng balita, abangan! Tamang oras sa buong Pilipinas, 8:20. Sa iba pa pong mga importanteng balita, mas pinaigting pa ng Russia ang opensiba nito sa ilang bahagi ng Ukraine. Nawasak ang ilang mga bahay at gusali sa may hotness suburb sa Kyiv dahil pa rin yan sa panibagong airstrike ng Russia. Ayon sa mga otoridad, isa ulit ang namatay at may isa pang sugatan. Ganito rin ang eksena sa Kharkiv na binomba ulit ng Russia magdamag. Nagkukumahog ang mga bumbero na apulahin ang ilang mga nasusunog na bahay. Sa isang pahayag naman, personal na pinuri ni Russian President Vladimir Putin ang Russian forces. Iginiit din niya na naaayon pa rin sa plano nila ang opensiba ng Russia sa Ukraine at naninindigan itong self-defense at hindi pananakop ang pag-atake nila doon. I will never give up my conviction that Russians and Ukrainians are one people. Even though some people in Ukraine have been intimidated, many have been duped by Nazi and nationalist propaganda. But some have deliberately gone the way of the bandits and other Nazi henchmen. Yan po ang isinaling pahayag ni Russian President Vladimir Putin. Kaugnay niya, nanindigan naman ng Ukrainian government na handa pa rin silang depensahan ang kanilang teritoryo. Inihalin tulad pa nito sa pagkalat ng COVID-19 ang pag-atake ng Russia na isa rin daw virus sa kanila. Bagay na hindi naman daw epektibo dahil hindi pa rin makubkub ng Russia ang kanilang teritoryo.
Russia's missile and bomb strikes of Ukrainian cities are a confession that they failed to do anything substantial on our soil. Yan naman ang isinaling pahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Nangangamba ngayon ang mga Pilipino sa Russia dahil nga din po sa lumulubhang krisis doon bunsod ng kaliwatkanang sanctions ng international community. Unti-unti nang naramdaman ng mga OFWs at Russian ang mga sanctions. Hindi na kasi magamit ang ilang online payment system doon gaya ng Apple Pay at Google Pay. Kasama kasi sa pinuntirya ng sanctions ang ito ng mga bangko. Bumagsak na rin ang value nga ng kanilang currency na Russian ruble. Kaya nagmahal na ngayon ang mga bilihin doon at pila-pila din ang mga gustong mag-withdraw sa mga ATM. Nahihirapan tuloy ang mga Pilipino na magpadala ng remittance sa Pilipinas. Natatakot sila na maipit sa bakbakan gaya ng sa Ukraine. Gaya ng iba na ngayon po daw ay gusto nang umuwi sa Pilipinas. Bagay na handa naman daw tugunan ng DFA. Ang pera is in rubles. So bago namin ipadala yon, bumibili kami ng dollar. Ngayon dahil sobrang taas ng dollar, hindi kami makabili. Walang matitira sa sweldo. Medyo nagkaka-anxiety na kami, nag-aalala na kami masyado. Meron po tayong Facebook page, no, yung embassy doon at nasa Twitter din sila at nandun yun. Meron pong nasa may webpage din, webpage na at the embassy. They just have to reach out to the Philippine Embassy in Russia and they have to be in constant contact with them so para sa kanila pang kailangan. Masyadong lumalala yung sitwasyon. So they should really avoid all public places or places where they can get hurt. Yan po ang mga tinig ng OFW na si Mini Badar at ni DFA Undersecretary Sara Ariola. Posibleng politika daw ang dahilan kaya itinuloy ng Pilipinas ang pagbili ng Duterte administration ng helicopters mula sa Russia. Ayon sa ilang eksperto, na sanay na ang Pilipinas sa pagbili ng weapon system mula sa Amerika na may kasama ng training at spare parts kaya mas mahal. Habang ang binibiling helicopter sa Russia ay wala daw aasahang kasamang training, spare parts o kaya naman ay warranty. Posible rin daw mahirapan ang Pilipinas na makakuha ng piyesa para dito, lalo't pinatawan ng kaliwatkanang economic sanctions ang Russia dahil pa rin sa pag-atake sa Ukraine. Pero una nang sinabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana, itutuloy natin ang pagbili ng heavy lifted helicopters dahil kailangan din nila ito sa mga operasyon kapag may kalamidad. Nitong nakaraang linggo ay inanunsyo ng kalihim ang pagbabayad natin ng down payment para sa 16 na Mi-17 Russian choppers. Bagay na posibleng paglabag sa Countering America's Adversaries Through Sanctions Act o KAATSA ng Amerika na nagpapataw po ng economic sanctions sa mga bansang may military deal sa Russia. It would have been less of a headache if we got from Western sources, no? But yun, they wanted to get Russian. So now we have the next administration. If the Duterte administration really pushes for it, you know, then the problem will be passed on to the next administration. Yan po ang tinig ng military analyst na si Jose Antonio Custodio. Sa ilang pang importanteng balita, umabot na sa 219 ang mga Pilipinong nahawahan ng COVID-19 sa Hong Kong naman po ito. Sa record ng labor attaché doon, 43 sa mga ito ang gumaling na at halos 100 naman ang nagpapagaling sa bahay. At 8 ang nasa ospital, 44 naman ang nasa quarantine ng pamahalaan at ng mga NGO sa Hong Kong. 23 ang nasa boarding house habang 6 ang nasa hotel ngayon. Samantala, nakarating na po sa labor attaché ang report kaugnay po naman sa 3 OFWs na sinisanti umano matapos magpositibo. Nakausap na raw nila ang kanilang mga employers kaya hindi natuloy ang pagtanggal sa kanila. Nagbigay na rin sila ng warning sa mga employer pag napatunayan na terminate nila yung kanilang worker dahil sa COVID, magbabayad sila ng fine na 100,000 Hong Kong dollars. That is equivalent siguro sa mga 650,000 pesos. Yan po ang tinig ni Ginoong Melchor Dizon, ang ating labor attaché sa Hong Kong. Samantala,
Nagkakapunuan na ngayon ang mga ospital at public mortuary sa Hong Kong sa dami ng mga namamatay ng dahil sa COVID-19. Sumusuko na rin ang mga operators po ng public transportation, maging ang isang supermarket chain ng dahil sa lumulubhang outbreak. Sinuspindi na po ng Transport Department doon ang biyahe ng halos 100 mga bus dahil sa hawahan ng kanilang staff. Pati nga operasyon ng ferry na biyaheng Hong Kong Kowloon ay itinigil muna. Sa ngayon po'y naitala na ang single day record high na halos 57,000 na mga bagong COVID cases sa Hong Kong. Malabo nang mangyari ang nuclear energy program sa termino ng Pangulong Rodrigo Duterte, yan po ay ayon sa Department of Energy. Sinabi ito ng ahensya kasunod ng pag-aproba ng Pangulo sa Executive Order 164 para buuin ang programa sa paggamit ng nuclear energy. Pero sabi ng DOE, ang magagawa lang nila ay i-endorso ang mga ginawang pag-aaral sa susunod na administrasyon. Kung matutuloy, posible itong maisakatuparan sa taong 2027 o 2030. The choice to put up the nuclear power plant will be in the next administrations, not just this administration, but next administrations. When they see that it will be needed, then the framework is there already, and we have saved everybody 5 to 6 years of preparing the. Yan po ang tinig ni Energy Undersecretary Gerardo Erguiza Jr. Hindi pa malinaw kung magtatayo ng panibagong pasilidad o kung bubuhayin ang Bataan Nuclear Power Plant. May mga rekomendasyon daw ang Russia at South Korea na maaaring magamit ng BNPP. Pero sabi ni Erguiza, kailangang isaalang-alang din kung ligtas itong gamitin at pati na ang gastusin. Sa ngayon, may mga teknolohiya pa rin daw. Nuclear is a clean energy and it does not emit carbon, and it's a substitute yan to sa global directions natin. It's a substitute to coal-fired power plants, and this has already been declared as clean energy. Yan po ang tinig ni Energy Undersecretary Gerardo Erguiza Jr. Alas 8:28 na abangan ang muling pagbabalik ng Radyo 5 Network News. Radyo 5 Network News. Radyo 5 Network News. At ngayon, Sports 5. Aba, meron pang tsansa sa twice to beat advantage ang San Miguel Beermen sa quarterfinals ng PBA Governor's Cup. Tabla ngayon ang SMB sa Alaska sa pang-apat na pwesto. Yung nga po yung matapos nilang talunin ang Rain or Shine, score 104-100 kagabi. Player of the game si Jabaz Muhammad na kumamada po ng 33 puntos at 21 rebounds. Samantala ho naman, pampito sa standing ngayon ang Phoenix Super LPG bunsod ng panalo sa Alaska Aces 104-99. Nanguna po para sa Phoenix si Matthew Wright na nagbigay po ng 26 na puntos at 11 rebound. Alright, mamaya ho naman, 3 p.m. magtutuos ang Blackwater. Ang Blackwater po at ang TNT, habang 6 p.m. po naman ang tapatan ng ito, abangan natin to, LX contra Barangay Ginebra. Ngayon, baby girl, ibigay mo na! Sa oras nga po na 8:32, sa Balitang Entertainment, nasa Amerika ngayon si Jericho Rosales para sa acting workshop kahit 3 dekada na siya sa showbiz. Sa kanyang Instagram, i-share ni Echo ang acting classes sa ibang bansa. May larawan din siya kasama ang New York-based acting coach na si Anthony Bova. Say ng aktor, dapat itinuturo rin ang acting sa mga paaralan. Samantala, nakipag-collab naman ang Filipino-American producer na si Danny Aguilar sa Hollywood actors at local artist para sa romantic comedy film na Take Me to Banaue. Kwento ito ng isang American engineer na na-inlove sa Pinay. Bida rito ang American actor na si Brandon Melo habang gaganap na love interest niya si Asia's Next Top Model 5th season winner Maureen Robowitz. Kasama rin sa cast ang isa pang beauty queen na si Miss Universe 2014 MJ Lastimosa. Magsisimula na ang principal photography ng pelikula sa Baguio at Banaue ngayong araw na ito. At yan
ang mga pinaka-importanteng balitang dapat niyong malaman ngayon. Ako si Ted Filon. Ako naman po si Zarina Guevara. Mga kapatid, manatili po kayong nakatutok dito po sa Radyo 5. Sa Mega Manila, it's 92.3 News FM. Sa Iloilo at sa Bacolod, 102.3 FM. Cebu at Bohol, 101.9 FM. Cagayan de Oro, 101.5 FM. General Santos City, 97.5 FM. Sa Pangasinan, La Union, Ilocos at Baguio City, 102.3 FM. Sa Tacloban, iba naman, it's 104.7 Caboses Radio News FM. 99.9 Caboses Radio News FM sa Ormoc City. At tayo po napapanood na live sa 1PH, sa Signal TV, Facebook Live na Radyo 5, sa YouTube channel ng News 5 Everywhere. At sa pangalan pa rin po ng ating mga writers and producers ng Radyo 5 Network News, sina General Dai, Christian Mitra, Paul Catada, Ruby Ann Balingit, and Clarissa Bombo, kasama si Direk Bingo Crehensia at executive producer na si Tony Castel-Tort. Muli, maraming salamat po at magandang Biyernes ng umaga, mga kapatid! Good morning!